Hello guys, good day. Another food vlog na naman tayo for today's video. So makikita nyo guys, nagmimix ako ng mangga at avocado. Meron siyang milk powder. And gagawin ko tong toppings. Di ko alam kung anong pwede ko itawag dito. Mango-avocado graham cups or avo-mango graham cups. Basta gagawin natin ito for today's video. Ito yung magiging content natin. Gawa tayo ng dessert. Itong mango-avocado graham cups. O kaya mango-avocado, avo-mango, avocado. Bahala na kayo anong gusto nyong itawag dyan. So ito yung gagawin natin ngayon guys. Samahan nyo ako sa video na to. Let's go! So ito guys, mga gagawin natin or kakailanganin natin, dalawang mangga, isang avocado, graham, crushed graham, gelatin, all-purpose cream, tsaka condensed milk. So ngayon, i-slice natin itong mangga into cubes. Yun. Yung usual na ginagawa natin pag nagmamangga tayo. Ganun din yung avocado. Kaso nga lang medyo konti yung avocado kasi may part na medyo hindi na pwede. Tapos ngayon ipaghalo natin yung mangga tsaka yung avocado. Pero magtira tayo ng mangga at least mga 1/4 ng nagawa natin. Tapos mix natin tong dalawa. Tapos lagyan natin ng konting condensed milk mula doon sa gatas na meron tayo. Konti lang. Pang-mix lang natin. Tapos ngayon, pagka na-mix na natin siya, set aside natin. And then, gamit ng 100 grams na butter, i-melt natin siya. Pero kung meron naman kayong margarine, okay naman, mas makatipid kayo doon. It's so happy na meron lang talagang butter, kaya yun ang ginamit ko. Tapos, lagay na natin sa bowl yung 250 grams. 250 ata yun, basta yung maliit na crushed graham. Tapos, yung minelt natin na butter, ihalo na natin yan. Tapos, mix lang natin ito. Tapos, pag na-mix na natin ito, pag nag-well combined na siya, saka natin siya lalagyan ng isang tablespoon na sugar. Tapos, mix lang uli natin. Pwede nyo naman isabay na dun sa butter yung sugar para hindi na kayo mag-mix-mix pa uli. Tapos, pag ganyan na ako, kuha natin yung cooling rack. Cooling rack, tapos wala kasi akong cupcake molder, kaya yung puto molder ko na ang gagamitin ko. Mindset na lang ba? Tapos lagyan natin ng liner, tapos lalagyan natin itong ating itong crushed graham. So, una guys, naglagay muna ako ng tig-isang tablespoon, tapos saka na lang ako nagdagdag nung nalagyan na lahat. So, tigda dalawang tablespoon yan. Tapos, i-flatten natin to. Pero mahirapan kayo kung kutsara ang gagawin nyo. Kaya, yung malinis na, no, na molder, puto molder, yun ang ginamit ko. Tapos, pre-press ko na lang siya dyan. Mas mabilis pa siyang gawin. Mindset to din. So, yun. Pa-press natin siya lahat, guys. And after natin siyang ma-press, i-refrigerate natin to ng mga 10 minutes, 10 to 15 minutes para magtigas siya. So ayan, yan nakagawa tayo ng ganyan kadami. Siguro mga 30 ata yun or 25. Tapos refrigerate natin. Inista ko na lang siya kasi malinis naman yung puta nun. Tapos yun, gagawa na tayo ng ating mixture. So, lagay tayo ng 3 cups ng tubig and then lagay na natin yung 1 sachet ng gulaman. Yun. Ang flavor niya ay mango kasi mango, avocado, graham cups yung gagawin natin. And then yung ating isang can na condensed na binawasan natin, lagay na natin yan. Ganun na din yung ating all-purpose cream. Meron naman nasa box, pwede naman yun. Ito lang ang available na meron ako para hindi masayang ginamit ko talaga. Then pag na-mix na natin guys, buksan na natin into low-medium heat. Tapos pakukuluan lang natin to. So halo-halo lang tayo. And then habang nag-aantay pala ako dyan, yung sinet aside natin na pang toppings, nilagyan ko ng 2 tablespoon ng powdered milk. Tapos ito yung lalagay natin pang toppings dito sa gagawin natin graham cups. Okay? Ngayon ko nilagay yung milk powder instead na kanina bago ko siya iset aside kasi baka mag-melt masyado yung milk powder. Kaya ngayon na, kung kailan malapit na maluto yung ating gelatin. And pag kumukulo na pala siya guys, lagay na natin yung sinet aside natin na sliced mangoes para ito yung magiging tidbits niya. Mas okay kung halimbawa mas liliitan nyo pa. Ayun. Tapos pag halimbawa kumulo na siya, syempre palulutuin din natin siya ng konti and then saka na natin siya ilalagay doon sa ating pinalamig na crushed graham. So tigda 2 tablespoon muna nilagay ko as measurement of portioning. Tapos saka na lang magdadagdag pag nalagyan na lahat. So ayan, nagdadagdag na akong tig-iisa. And habang ginagawa ko yan, gusto ko palang
I-shout out si Chef Tonton, si At Gina Gaspar ng Pampanga, Gaspar family shout out, at Lani Liwanag, and then Bobby Nav. Ayan, thank you. So yun guys, nilagay ko na yung ano, yung ating toppings, avocado mango. Kung kayo nawiwirduhan, kasi ano kayang magiging lasa, ako din nawiwirduhan din ako nung una, pero nung trinay ko siya, ayun, masarap pala siya. You wouldn't know unless you try. And I did. And it's damn good. Wow. So yun guys, try nyo to guys sa inyo. Tapos yun pala, pag alimbawa okay na siya, babalik uli natin siya sa ref. If re-refrigerate natin siya for 2 hours para tumigas. Pero kahit hindi nyo i-refrigerate, ano talaga siya, natigas siya. Pero kailangan pa rin kasi para mas masarap siyang i-serve na chill. Diba? Malamig. So ito na yung ating Mango Avocado Grey Ham Cups. So try nyo to guys. Subukan nyo to. Lalo na sa mga bahay nyo at lalo na sa mga anak nyo, magugustuhan talaga to. Kasi pang ilang beses ko na ba itong ginawa? Kasi nag-request din yung pamangkin ko nito nung Christmas party nila. Ganito yung sinerve, or ganito yung ginawa ko para sa Christmas party. Pero ibang flavor naman, fruit cocktail. So ginamit ko lang, or ginawa ko lang to kasi meron pa akong gelatin na mangga. Kaya ayan, for the content. And try nyo to guys, sobrang magugustuhan nyo talaga to. Ako nagustuhan ko talaga to. So another recipe, another dessert na may i-share ko sa inyo. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Sobrang short clip lang ito. And again, don't forget to like, share, and subscribe. Pwede nyo tong gawin pang dessert nyo, pwede nyo rin tong gawing negosyo. Okay? So yun guys, maraming salamat ulit. And please follow me and subscribe on my Facebook and then on my YouTube account. And thank you again sa panonood. Goodbye guys!